Hi guys, welcome sa aking channel. So ang topic natin ngayon is i-share ko sa inyo guys kung paano ako nagla-live ng naka-screencast. Maganda to pag yung halimbawa nagsa-silent LS tayo. Pwede natin gawing naka-screencast. Tapos pwede nating iwan yung ating phone, hindi ba? Tsaka pag naka-screencast ka din, pwede kang naglalaro habang naka-live ka sa YouTube. Diba? So, ito nga guys, i-share ko sa inyo yung kung papaano. Kasi may nagtatanong kung paano ko daw ginagawa yun. Madali lang naman. Hindi ko rin to alam noon eh. Pero dahil sa yung nagpindot-pindot lang ako, ayan, na ko yung yun kung paano yung ganyan na naka-screencast. Pwede rin halimbawa kung hindi ka maglalaro, pwede rin na i-play mo yung video mo dyan sa gallery mo. Tapos, iwan mo lang siya na mag-play. Kumbaga, bahala na lang siya sa buhay niya na mag-play siya ng mag-play. Or pwede rin na yung wallpaper mo ang nakadisplay sa live mo. Kasi ganyan yung ginagawa ko noong nag-ano ako ng watch hour. Noong na-demonya ako. So, ito guys, samahan nyo ako. Ituturo ko sa inyo kung papaano mag-screencast habang naka-live sa YT. So, tara guys! Samahan nyo ako. So, yan nga guys. Iseset muna natin ang ating live streaming sa YT. So, ayan. Tapos, pag nakaset na, yan. Yan, tapos i-click natin yung parang ayan, yung parang pencil doon. So ayan na guys, after yung may click yan, syempre parang yun yung pag i-edit mo yung settings mo. Yun, lalabas na yung titles. Ayan, maglagay ka syempre ng title mo. Ayan, kung ano yung gusto mong title, hindi ba? Okay, since maglalaro ako, maglagay muna ako ng kahit na no, laro muna tayo saglit, hindi ba bago basta kahit anong title. Yan, tapos ilagay mo sa public. And then yung isa naman yung select audience is syempre yung no, it's not made for kids. Ayan, tapos back tayo. Ayan, makikita nyo lahat. Oh. Ayan yung ayan, location screencast. Ayan, makikita nyo yung screencast na yan. I-click nyo yung doon yung button. I-on nyo yan. Ayan, i-click nyo yan. Na-on yan. So, ganun lang kasimple kung paano mag-screencast. Tapos, punta na tayo doon sa advanced settings para i-turn on natin yung monetization natin. Ayan. And turn on natin. Then, after that, i-back natin and then click yung next. Ayan, di ba? Andyan yung next doon. Tapos, yun na yung lalabas. Dito sa gilid, makikita nyo yung mga settings doon. I-click nyo din. I-click nyo kung yung gusto ninyong gawin, hindi ba? Yun. Mabagal lang ko signal. Ayun, di ba? Ayan na, na-click na. Tapos, next, i-click nyo yun. Kung gusto nyo palitan yung thumbnail nyo, ayan, nandyan, ayan din. I-click nyo din yung pencil dyan sa gilid. Tapos, bahala na kayo kung yung gusto nyong thumbnail na ilalagay. Ayan. And after ng settings na yon, mag-next na tayo. Ayan, i-click na natin yung next. Tapos, yung got it. Click yung got it. And then, start now. Pag na-click mo yung start now, lahat na nang lalabas sa screen mo, makikita sa live mo sa YouTube. Yan. So, i-click natin yung start now. So, ganyan na yung lalabas na start na. Tapos, mamili ka na kung yung gagawin mo. Maghanap ko kung magla-live ka o magla-live kung maglalaro ka or pwede mo na rin iwan na nakaganyan yung wallpaper mo lang yung makikita sa live mo. Ayan. Pero hanap tayo ng since maglalaro ako habang naka-live, hanapin ko muna yung guys. Pwede nyo iwan na nakaganon. Na kaganyan lang yung wallpaper lang ninyo yung makikita habang naka live kayo.
Pero maglalaro ako habang naka-live ako sa YouTube. So hanapin ko yung ano ko, hanapin ko yung games ko doon. Ayan, okay na. Kung halimbawa ganyan yung gagawin mo, gusto mong maglalaro, i-click mo na yung ano, go live. So, yun, pag na-click mo na yung go live mo, naka-live ka na sa YT. Kung mag-e-end ka na, i-click mo yung X doon sa taas. Ayan, doon o sa gilid, kung mag-e-end ka na ng live mo. So, ganyan yung ginagawa ko pag naglalaro ako habang naka-live sa YouTube. Ayan. Pero kung ayaw nyong maglaro, punta na lang kayo sa ano ninyo. Yan, i-end ninyo yan. Mag-end kayo ng game ninyo. Tapos punta kayo sa gallery ninyo kung meron kayong nakasave doon na mga videos. Kung minsan ganyan din yung ginagawa ko, yung mga videos ko ang pliniplay ko sa ano. Pliniplay ko habang naka-live ako. Tapos pwede ko siyang ano, iwan. Tapos bahala na siyang mag-play ng kanyang buhay. Ayan, so pili tayo ng i-play natin. Ayan, kahit na ano dyan na ano, kung ano yung meron kayong videos na gusto nyong i-play. So ayan, meron akong ni-record na game. So halimbawa ganyan din yung gagawin ninyo. Yun, i-click nyo yun. I-click nyo yung videos ninyo. And then makikita nyo yung 3 dots dan sa baba. I-ano din yun, i-click nyo yan. Tapos, yun, pag nag-play na siya, i-click nyo ulit yung 3 dots doon, tapos lalabas sa gilid niya. Ayan, i-play. Yan, makikita nyo dyan sa gilid yung mga settings din niya, kung ano yung gusto nyong gawin. Ayan, basta. Ayan, and i-click nyo yung 3 dots, lalabas yung mga ito na pagpipilian. Pero since isa lang yung video ang gagawin ko, ito yung clinic ko, ayan, yung parang loop 1. Para yung isang video siya, mag-play, hindi siya mag-i-stop, ayan, yung ito. Yan yung i-click ninyo para dire-diretso yung pag-play niya. Hindi mo kailangan i-play ulit. So, ganyan. I-click mo na yung going live. Ayan. Naka-live ka na. So, ayan. Kailangan laging yung i-click yung go live para maka-live kayo. So, ganun lang kasimple. Basta tignan nyo lang sa setting.